Ano yun? Magtitigan lang tayo dito? Sorry, hindi ko alam. Nasaan po kayo? Nasaan? Sa Osamis. Pero wala po ako dyan ngayon. Nasa ano ako, Qatar. Ah, Qatar. Ano pong edad mo na? Po? 43. Ilan pong anak mo? Ilan ang anak? Tatlo? O, palilugi. Oh, bakit? Binata. Binata. Ba? Nagtatrabaho sa planta ng Maoban. Maintenance po. Saan regular. Po yun? Saan po yun? Quezon. Quezon City? Mm-hmm. Quezon Province. Maoban, ma'am. Ikaw po ba may uban na? Taga Maoban. Okay. Ilan taon po na kayo, kuya? Ako po ay 44. Oh, okay. Malakas pa naman. May malakas sa trabaho. Eh. Binata. Wala ang sabit ba? Binata. Sabit. Oh, wala sabit? Talaga? Wala. Ano mang walang katipan. Nagtatrabaho. Quezon power plant. Pero sa ano, sa edad mo may pinagdaanan ka yata eh. Wala po. Ako po ay puro trabaho. Eh, wala talagang time sa mga ganon. Yung mga ano. Wala lang karoon ng time ba? Medyo naalang ko na edad mo. Ilan mo kayo lahat magkapatid? Ano po? Ilan lahat kayo magkapatid? Apat. Ako pa ikalawa. Nandyan din lahat sa probinsya? Oo. Yung babae ko po ay nasa Manila. Yung pamilya na ng kanya. Yung babae, sir. Babae mo. Oh, babae po, kapatid ko. Babae yung kapatid ko po. Ah, akala ko ibang babae yun. Yeah. Wala po akong asawa at ako po binata. Wala, sa edad niya. Yari ka, kuya, mabijinan kita. Joke lang. Pag ito po tayo magkikita, bakit ang hindi? Saan po kayo, Qatar? Apa? It's SW? Oo. Okay. Ilan taon ka na po sa Qatar? Ay, bago pa lang po ako dito, months pa lang. Mag 9 months. 9 months, ah, bago ka lang pala. Yung mga auntie, eh, kagadating lang galing Amerika. Yung po, kagadating lang kahapon. Eh, medyo na ngayon tayo busy. Maraming pinagagawa, kaya... Pero po niya, dyan na. pero ikaw po, secure mong iyan, eh, nasa po asawa mo? Hindi ko na alam. 8 years na kami walang contact. Pumunta na sa ibang bahay. Ano, dati ano, hinulog ko sa pinula. Joke lang. ganun po ba? Sige. Walang yelo. Ay ano po? Naghahanap ko po ng ano? Magiging jowa. Yes. Yeah. Ala, baka tayo na. Eh, joke. Sana. Baka. Siguro po, baka nga. Eh, kasi malayo ka eh.
Oo nga, no? Baka hindi ka rin makapag-antay. Kasi ano eh, yun naman talaga, hindi makapag-antay eh. Oo nga. Malayo ko kasi. Kaya nasa Qatar, di balik ko nasa Manila lang, kaya pupuntahan ko. Oo, eh yung ano dyan sa inyo, dyan sa Pinas, malaya. Eh, hindi katulad sa amin, eh, hindi kami malaya. Yung pwede malabas-labas, hindi. Ano? Ano po? Kayo dyan, malaya. Pwede kayo makalabas. Anytime pwede kayo makalabas-labas, makagala. Eh, kami dito, mga OFW, hindi. Makalabas lang kami pag magpadala ng pera sa Pinas. Eh, yun lang. Hindi rin yung ibang nakakalabas naman pag gustuin talaga nila. Ay, hindi, sir. Hindi. Depende sa amo, ha. Marami akong nakausap dito na halos araw-araw. Lumalabas naman, eh. Ah, pero kami sir, hindi. Ano, sa isang buwan, isang bisis lang po talaga. Parang rigla lang. Nasa inyo po siguro yun, ma'am. Sa amo ninyo. Eh, pero ano, ayos naman. At maganda ka naman, ay. Kasi lang ako naman. Mahina, mawawala yung boses mo. Wala kang heads, eh. Wala. Sirain na hindi. Nasira. Ay. Meron pero, anak kang headset dito. Malalaki na anak mo, malalaki na. Oo, yung ano, yung pangatlo ko, nag-aral ngayon criminology. Wow. Ay. Kapal yung mga professional ng anak, ha? Ay, hindi, yung ano, yung dalawa nag-asawa na. Isa na lang nag-aaral. Siya lang kasi ang ano eh, matinong mag-aaral. Hindi, ako lugi. Itatlong anak, ako walang anak. Ala. 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 Maingay po masyado, pero, ma'am. Ano, pampasuyo sa kasama mo. Nalagin na ka ng babae. Maingay po, ma'am. Ano po, DJ? Maingay po kay ma'am. Kasi may mga kasama, maingay kasi. Hala, wala. Wala. Ako lang po nag-iisa dito, DJ. Pag sure ba? Oo. Oo, ako lang dito. Baka hindi sure. Umalis na yung ano, yung kasama ko. Nandun na, sa kusina. Yeah. May kasama eh. Hindi, may bata dito sa sala, naglalaro. Ah, naglalaro. Ikaw nag-aalaga? Hindi, may ano, may caregiver. Ah, may caregiver. magkano'ng ano mo diyan? May 20 naman. 22. Boa, ayos. Ayos na rin. Kasi naman sa Pilipinas. 6,000, 7,000. Ano? Matagal din ako nagtrabaho dyan sa ano, sa Big Scope. Kapanay ng Big Scope, ice cream. Matagal din ako dyan. Ay di marami ka lang ipon. Wala, ano lang, tama lang sa mga anak. Ako mag-suporta lang sa mga anak ko. Eh, paano kung sakaling kayo umibig ulit, tanggapin mo ulit, tanggapin kaya ng anak mo? Wala naman silang problema eh. Bakit? Kasi sabi nila eh, kung gusto mo mai, wala kaming magagawa o ganun. Kasi kinausap ko sila matagal na, pero ano, yung... Talagang walang magagawa ng paggusto ng hari. Ano, di ba? Gusto. Pero, anak. Ha? Mas ano pa rin eh, anak? Wala na siguro, hindi, wala nang tapas tayo pagka ano, tiyok lang. Malayo kasi kaya, pero kung malapit ka eh, okay lang, layo mo.
siguro. Hala, naalala ko. Naalala ko, may nag-chat sa akin ng ganun. Ano, 3 months yata kami nag-chat-chat. Ako sabi niya, parang hindi daw din siya makatiis. Ngayon, meron na siyang babae. Sabi ko, okay lang. Oo, kasi nga sabi niya, ganun din yung mga sinasabi niya. Malayo ka eh. Malayo ka. Oo, ganun. Pero kasi pag malayo. Mabuti nga ma'am, na umabot pa ng 3 months eh. Ano po, ano po din? Sabi ko, mabuti nga po, after 3 months pa, saka siya lumayo, nawala sa buhay mo. Yung iba nga dyan, 1 linggo lang. Wala na. Eh, siya po kasi DJ ang nilapitan ng ano, ng babae pumunta doon sa tinirahan niya. Ay, abaw. Pero lugi ako. Ako binata, ikaw may asa, ikaw tatlong anak. Depende na ho yan sa inyo, sir. Pero siyempre, bilang isang lalaki, binata. Ano po ba yung pangarap mo sa isang babae, sir? Magiging asawa ninyo. Pero kung bakit, kung tayo, be, bakit ang hindi? Oh, may anak po ba ang gusto ninyo, sir, o asawa? Yung sa inyo lang, tinanong yung sarili nyo. Saan po kayo? Ayun, tama. Kami. Miskibit tatlong anak na yan. Atap po kaya. Kasi yung tatay. Basta nagmamahalan na eh. Ano po? Hindi kayo sa po. Ano, sa mga punto mo? Sa mga punto mo, hindi ako sure dyan. Kasi ano, na-ending ko na yung mga. Ano mas matimbang, sir? Yung may anak o walang anak, sir? Sabi ko nga po, kahit 10 anak, bakit nagmamahalan, eh, okay lang. Ikaw ba, siyempre bilang isang binata, no? May gusto ka talaga sa isang babae? Oo, ano yung gustong-gusto mo sa isang babae? Ang gusto ko sa isang babae, eh, yung karapat-dapat na mabait. Hindi naman totally sabihin, mayaman siya o ano man, basat ang akin, eh, yung pagkakatiwalaan. Yun po yun. Kahit may 10 anak mo, bagay nagmamahala eh. Eh. O ba? Oo. Oh, pero ano eh, nakapagbitaw ka na ng salita, malayo yung katulad ako, malayo o. Oh. Hindi ka talaga makapagtiis na makapag-antay. For sure. Ay, magtitiis ako para sa iyo. Oh my God. Paano yan, sir? Kasi sabi mo, lugi ka. Kasi sigal, may mga anak nga, ikaw binata. Oo. Sabi po ninyo, lugi ka. Sigal, kasi may mga anak na. O ikaw, wala, binata. Paano yan? Okay, sir. Bagay bilang mamahalay. Okay. Kahit may 10 anak na yan. Hindi, ang problema dyan, Deji, pagka ano, hindi niya matanggap yung 3 anak ko. Yun, ang problema po. Tatanggapin ko yan bagay bilang mamahalay. Bagay nagmamahalay, tatanggapin ko yan kahit 10 anak. Oo, pero ang point yan, nasa iyo na yan. Kasi alam mo na ang buhay OFW, hindi makauwi pag hindi matapos ang kontrata. Kaya, nasa sa'yo na yan. May komunikasyon. May communication ba? Yung tawagan or chat? Ganun lang yun. Bang may communication ba? Yung baka, bang baka din. Ano? Baka din ano yung, halimbawa eh, yung mga ganyan na LDR mahirap pasukin yan. Dahil maraming mga pagsubok at maraming mga ano yung baga mga akit sa labas, yung pagkahalimbawa, lumabas ka, lalo na ngayon, high-tech na may cellphone. Maraming mga akit, eh baka hindi matibay ang ano. Matibay ang samahan? Oo, ayun. Hindi naman siya magsasama eh. Hindi naman ako kasama. Hindi naman. Sa mga ano, sa communication, hindi matibay kasi nga LDR mahirap talaga pasukin. Ranas ko yan. Tapos na-scam pa ako.
dito ako na stump. Nag-post ako sa BG dito sa Wanted Sweetheart. Tapos on, inagtiwala ako. Nagpadala talaga ako agad ng 48,000. Kita mo? Saan ka nag-post, Tina? Mm-hmm. So? Saan ka nag-post? Sa Wanted Sweetheart po. Tapos sa, may nag- sa ano yun? Grupo? Sa grupo? Group page? Ganon? Opo. Ano yung pinost mo doon? Nag-post lang po ako ng picture po, tapos nag-ano siya, tapos sabi niya, inbox kami, edi nag-inbox kami, oh. Hanggang ano. Mm. 8 months, naging 8 months din kami, tapos ano siya, idol. Mm. Nagtiwala ako, pinaalaga ko siya ng biit, tapos ano, tapos pinadalhan ko ng pera pagka isa biit. Doon ako na scam, idol, nandito sa akin yung resibo. Mm. Pinaalaga mo siya ng biit dahil... ano 'yon? Anong pangarap? May pangarap po ba kayo? Kasi siyempre kayo nang dalawa, 'di ba? Para po ba yan sana sa pagsasama ninyo bilang mag-asawa na balang araw? Oo. Oh. Yan na sana, idol. O tapos ano nangyari? Ano, yung kachat ko, yung asawa niya, hindi pala sila totally na hiwalay. Oh. Oh. Pero yung asawa bandang huli lang talaga na lumabas. Ano, ganito po nangyari, idol. Yung asawa niya kasi nakilala ko yung lalaki, sabi niya ano daw yung wala na daw siyang asawa, ano, 6 years na daw siyang hiwalay, tapos ano, bigla lang sumupot yung asawa niya, umuwi diyan sa San Fabian, Pangasinan. Tapos, ayun, ano na, yung pag mag-message ako doon sa kanya, binabasa lang niya, walang reply. Tapos sabi ko, iba na yata ito. Tapos nag-chat ako doon sa pamangkin ng lalaki. Sabi niya, tita, dumating yung asawa niya galing Kuwait. Tapos, ayun po. Tapos sabi ko, ay, ganun ba yun? Tapos, doon, nag-chat ako sa kanya. Sabi ko, ay, sabi mo, hiwalay ka 6 years, pero yun pala, hindi. Nagpaalam pala yung asawa mo na magtrabaho sa Kuwait, hindi kayo hiwalay. Tapos ano, nang hindi pa umuwi yung asawa niya, nagtiwala na ako, na nagpadala ako. Kasi nga sabi niya, antayin kita kahit anong mangyari. Sabi ko, ang alam ko mahirap itong LDR. Kasi ano, nakapaligid yung mga ano, mga babae, lalo na may cellphone ka. So ngayon, ano po nangyari sa biik, ma'am? Naging baboy po ba yung mga biik? Hindi. Naging baboy, pero baboy din po yung nag-alaga. Ibig sabihin, naibinta po ba yung mga biik, yung mga baboy? O, naibinta, pero hindi niya pinakita yung resibo at ano, yung... Kasi malaki na yung mga biik, eh nakita ko mga picture eh. Tapos ano, hindi niya pinakita, hindi niya sinabi kung magkano ang nabinta, magkano lahat, hindi. Tapos ano, sabi ko ipatulpo kita pagka hindi mo ibalik yung ano, binta ng biik. Kasi, wala girl, kasi wala kang habol dun eh, no? Basta usaping pera na talaga, marami talagang basher talaga dyan. May kakampi sa'yo, pero... Ang sabihin nila sa iyo, matanda ka na para lukuhin, ma'am. No? Unang-una hindi pa kayo nakita ng lalaki. Oh, kung nanonood ka po sa akin, lagi ko pong binabanggit dito, abay. No, hindi naman po pwedeng araw-araw, gabi-gabi kong sabihin dito na basta mayroon na pong usapang pera, may money involved na po. Abay, duda, distansya na kayo diyan, no? Lalong-lalo na nga doon sa mga hindi pa nagkikita. Kasi marami na pong may nangyari yan dito, ma'am. O, yung iba, dyan lang sa comment section, na mga lalaki hindi nagko-comment. Nakita nila yung babae nagko-comment, tapos parang type nila yung profile picture. I-PPM nila, i-inbox yan. O, yan yung strategy ng iba. Ha? Pag nagkalabuan na, saka lumabas yung misis. Pag sakal, ano, sabihin na lumabas yung misis, para hindi na masingil. O. Oh my God. Marami na ho yan dito, girl. O. Pero DJ, ano naman, ang 48,000, may naibay sa 33,000. Malaki-laki pa rin ang kulang, pero okay na lang yun. Kasi parang mahirap din sila. Tulong ko na lang yun sa kanila. Yun, tama na, dilinsyan na sa Panginoon yan, ma'am.
Oo. Kasi ano, darating pa naman ang ano blessing sa akin. Kasi nakatulong ako ng ibang tao. Tama. Hindi ako tulungan mo din. Wala. Eh, hindi na ako magpa-scam, sir. Yung true love ang hinahanap ko. Tulungan mo din sa puso ko ba? Ah. Oh, hindi, ano sir, ikaw tulong sa puso mo. Kasi ikaw naghawak sa puso mo. Baka maano, maakit pa yan sa iba. Ayun. Wow. Ako lang ah. Biro lang ah. Sana muna ko yung palabiro. Ayun kasi, marami kami yung pangarap. Akala ko totoo siya. Totoo nga pala siyang scammer. Hindi siya yeah. Totoong tao. Estilo na nila yan, ma'am. Mula nung nag-pandemya, grabe yung budos ng halos karamihan, ha? No? Yan na ginagawa nila, no? Hiwalay, nitsatsat ka, kunin loob mo. Marami nga dito, may babae nga dito humingi sa amin last year, eh. Tulong ba? Kasi nga, yung lalaki, pag hindi niya padalhan ng pera yung lalaki, ipopost ng lalaki yung ari-arian ni girl. Kasi na-screenshot ni Giboy yung ari-arian ni girl habang nagbibideo call silang dalawa. Alam mo yon? Yung ari-arian ni girl, ipopost daw ni Boy kung hindi magpadala si girl ng pera dito sa kanya sa Pilipinas. Oh, ikaw ba naman bilang babae? Hindi kakabahan na makita ng publiko yung ari-arian mo? Okay lang sana kung maganda yung kurte. Pero paano kung nakapalihis? Oh, papistahan. Oh my God. Oh, yan, mag-ingat po talaga kayo. No? Wala po kayo magtiwala sa online muna. No? So, pag magkita, no? Pwede na siguro, mibigay mo yung 30 to 40% yung tiwala. Pero ngayon, hanggang friend-friend lang muna, no? Tiwala kayo. Mm-hmm, tama po, baby. Nang ari-arian. Nagkala kasi yung mga simula nung tumalon yung virus. Buti di walang virus, ano? Walang scammer. Puro trabaho. Oo nga. Ay, yung trabaho mo, ano yan yung malaki sahod mo dyan? Kakunti din, tama din lang. Ano yun yung, anong tawag nito, minimum ha? Buwanan, kisiyanas katapusan. Pero okay na rin yan, kahit maliit ang sahod, basta may trabaho, okay na rin yan. Tulad naman. Kaysa yung yung walang trabaho. Oo, kaysa yung walang trabaho. Eh, teka nga pala. Sa edad niyo po, 44. Imposible, walang mga nakaraan, imposible naman yan. Nagkakatilang nakatipan, pero wala na. Pera-pera laang. Pero sa edad mo, sa mga nakaraan mo, wala ka bang anak? Ay, wala. Are you sure? Sure. Oo. Kasi yung iba, magsinungaling, hindi sila tapat, hindi sila totoo. Ako totoo ako, prangka ako, pag magalit ako, kung ayaw ko, sasabihin talaga. Sabi ako lumito to, oy. Sabi ko kasi, wala. Ginata. Walang anak. Ano yan, bahay? Bahay niyo yan? Hindi, sa barkada ko. Furniture to, yung ng mga furniture ba? Kasi may nakita ako naglalakad-lakad yan eh. Ay, siya may-ari ng bahay. Natambay lang ako dito ba? Natambay. Eh, nagkato naman siya tumawag. Hindi na, andito na ako, eh. Malayo sa inyo. Malayo pala yun sa inyo. Tagig ako, eh. Tagig ako, matagal ako dyan sa kapatid ko.
sa Taguig ka? Saan ka sa Taguig? Upper Bikutan? No, sa ano, sa Providential, sa ano, sa housing. Housing, Unahan sa ano, sa BGC. Hmm. Malayo kami doon. Mauban kami eh. Sa Quezon, sa kahit ano ka pa, bababa ka pa na Lucena. Oo. Probinsya sa? Probinsya. Bababa ka ng Lucena, sakay ka na sabihin mo doon sa ano, Mauban. Oo, layo nga, layo. Kasi dati may katrabaho ako taga Quezon province din, sa Ate Pinky. Saan sa Quezon? Yun lang, di ko na matandaan kasi matagal na yun. Di ko na. Parang Katimunan? Lopez Quezon. Matagal na yun, parang Katimunan yata yung sinabi niya. Matagal na kasi kasama ko. Huwag mo na problemahin nun, ma'am. Ganito na lang, no? Sige po. Ikat ko na kayo sa live, ay pagpatuloy na lang po ninyo yung pag-uusap. No? Thank you. Ano na lang, messenger ba? Tayo na lang dapat. Wanted. Messenger. Sweetheart. Oo. Apple. Kaya kayo mga babae, no? Alam nyo naman na marami nanonood dito sa segment natin, halos karamihan 60% nasa abroad po yung mga pickup viewers natin, 40% dito sa Pilipinas. Halos karamihan ng mga nagko-comment babae, pero marami pong mga lalaki, hanggang tingin lang. Tinitingnan nila kung sino yung mga nagko-comment dyan, no? Kahit may asawa man po yan, kahit may edad na, ipipiim nila yan. Bubulahin nila na gusto nila kunin yung loob ni girl. Lalo pang yung nagko-comment dyan, nagbigay ng star support sa akin. Tapos sabihin ni girl, ni ate, no? Sabihin na natin ni kumari ko, kasi may mga edad na minsan yung iba dyan. No? 50-60. Tapos sabi niya sa US o sa Canada. Yan! Grabe na. Grabe yung mga lalaki. BPM nila yan. Pagkatapos, kunin yung loob ni girl. O, painlabin. Tapos, pag magbagyo, sabihin, nasira bahay nila. Pero kapitbahay pala, bahay na kapitbahay nila yung napiktuhan ng bagyo, nasira. O, kahit si boy, nasa bata pa, 20 plus, 30 plus, nagay love you kay ate, kay Manang eh. Si Manang naman, siyempre, yung iba kinilig. Nadala, no? Nakipag-video call. Oh, pinakita yung apritada sa camera. Yung minudo niya. Tsaka yung mga ari-arian niya. Ayaw magbigay ng pera. Ipupost ko itong minudo mo. Tapos mayroon din mga mag-asawa, puro scammer. Yung style ni Mister niya, sinusuportahan na lang ng misis niya eh. No? Si Mister niya, hinayaan niya na lang namang biktima ng mga babae sa abroad. Tapos may pira, pirahan. No? Ganon. Tapos bandang huli. No? Kunyari, nahuli na si Boy ng asawa niya. No? Yung asawa, yung babae, kontakin yung girls abroad. Eh, wala magawa yung babae sa abroad kasi may asawa pala yung lalaki. Wala na, thank you na lahat ng pinadala ni girl dito sa Pilipinas.
nagsilabasan yung mga ganyan, mga estilo na mga manluloko mula nung kapandemya. Sabi ko naman sa inyo eh, bye. Basta meron ng kasamang pera sa relasyon ninyo, wala na, kumagatuluyan man kayo niyan balang araw, no? Pag walang pera, walang labing. Di baling saging basta labing.